Okay, so let's start. All right, so can you guys see my screen now? Hello, hello? Yes, can sir. you guys see my yes, screen? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, very good. So our topic for today is design thinking. So maybe Ma'am Teresa have already discussed other methodologies on how to create a software, but I just would like you guys to know this one also as part of your methodology. So you can think of this as another way of creating or making a project, okay? Oops, someone's calling. So wait lang guys ha, may tumatawag. Yes, hello? Thank you.
Opo, kasabay po rin natin. Parang survey. All right. So, are you guys still there? Hello, diyan pa ba kayo? Hello, sir. Sorry for that one. That was an unexpected call. Hindi ko lang sure kung legit yung tumawag sa akin. So I was called by Tesda, Manila daw. Tesda, Manila. And then sabi nila, nakita daw nila yung pangalan ko na nag-attend ng seminar or training rather ng web development. So yun, hiningi yung mga information ko, ganito ganyan, and then kung ano yung feedback ko. So may naka-experience ba na ganun sa inyo? May nag-training na ba sa Tesda sa inyo? I guess wala pa. Anyway, so inform ko kayo soon kapag ASCAM yon, kasi hiningi yung email ko, hiningi yung ganito, ganyan. So hindi ko alam kung humihingi lang siya ng information about me. Anyway, so let's start. So do you guys have any concern before we start? Or meron ba kayong problema sa connection nyo? So let me know. Sumasagot. Anyway, so since walang sumasagot, maybe all of you are good. Okay? Right, so let's start. So design thinking. So as you may have seen already, design thinking has 5 steps. Just like what you are seeing right now, we have the empathize, define, ideate, prototype, and then test. So later on, we will discuss those stages one by one, step by step. Okay? So first, here's the overview of the design thinking. So design thinking is the ability to think like a designer. Literally, isa kang designer na normal lang na tao actually, kahit hindi naman porket sinabi nating designer dapat nakapagtapos ka ng ganito ganyan. Okay? Just think of yourself as a designer. Okay? So it is an open-minded, problem-solving approach and incorporating a human-centered approach. So this is the number one, this is the priority that is being incorporated in design thinking. A questioning mind, multi-sensory observations, and then a cross-domain application, and then lastly is prototyping. Okay? So from here, you are already seeing that it's open-minded. So when we say open-minded, you're not limiting your ideas of
what is you as a person capable of doing. Okay? So, hindi porket ito lang yung kaya kong gawin, ito lang yung application na kaya kong gamitin, ito lang yung mga language na kaya kong gamitin. So, kapag ganun na yung mentality mo, talo ka na as a designer. Okay? Kasi, a designer invent new things. Okay? We create or they create new things. Okay? Hindi lang yung nagawa na noon and then i-recreate mo lang and then papagandahin mo. Well, okay lang yun, but that one is already created. So as a designer, you should come up with a new way, okay, with a new design, with a new functions, with a new, like, if possible, bago lahat. Okay? And then, sa napapasok yung, dito napapasok yung mga problema na hindi natin inaasahan. Okay? Kaya nga, susunod dyan is problem-solving approach. So when you say problem-solving approach, lahat dapat na makukuha mo, okay, lahat dapat ng idea na makukuha mo is a problem. So requirement yan, requirements. Kasi kapag hindi siya problem, ibig sabihin may solution na. Then if may solution na, all you need to do is do that or copy that solution and then make that as yours. But that is not what design thinking is trying to teach you. Design thinking is, you know, having new ideas, creating new problems, and then to come up with a solution. Okay? So that is why it's a problem-solving approach. And incorporating a human-centered approach. So dito napapasok yung napakaraming problema. Okay? So lahat talaga ng meron sa design thinking is, you know, it's an orthodox way of doing things. Kasi nga, ang boss mo is yung customer, hindi yung ikaw, okay? So kung limited ka sa ganito lang, okay. Ano yun, Mr. John Lem? Huwag tumatawa kayo dyan, ha? Gusto ko makita yung mga mukha nyo. Nandiyan ba kayo? Nakikinig ba kayo? Okay, sige. So, yes, sir. Yes, sir. Sir. Okay, so a human-centered approach. So when I say a human-centered approach, it is a customer that you're main priority is. So, for example, you're going to create a project. So, hindi lang yung basta yung idea mo yung gagamitin mo. Okay, that's wrong. Okay? Hindi ko lang sinasabing mali, pero in current technology nowadays, kasi, yun, we tend to, you know, copy what the others did, and then we tend to apply it to our projects, which is not good nowadays. So, ang maganda ngayon is gumawa ka ng sarili mong approach, gumawa ka ng sarili mong mga ways of doing things, ways on solving things, way on prototyping things, way on testing things. So yun yung tinuturo ng design thinking. Customer mo yung boss, at the same time, ikaw naman yung parang slave mo yan. Okay? So centered approach tayo. So basically, kapag ano yung gusto ng customer, yun dapat ang bibigay mo. Kasi kapag hindi yun yung binigay mo, ano pang sense na gumawa ka ng project? Ano pang sense na gumawa ka ng isang, let's say, program? Okay? Kung hindi naman sila yung makikinabang. So dapat sila yung makikinabang, and then kung sino pa yung mga dadagdag, makikinabang din sila. So paparamihin mo ngayon. So nanggaling sa isang tao, sa dalawang tao, so of course, mas maraming tao, mas maraming problema. Okay? So, out of those problems, kukunin mo ngayon yung core problem. Hanggang sa kung ano yung nakita mong pinakamahalaga na problema ng tao or yung pinakamadaming pagkakaparehas ng problema, doon ka ngayon gagawa ng solution. So, yes, kapag inisip mo, ah, dami ng problema, ito yung gusto nito, ito yung gusto nito, ito yung gusto nito, ito yung gusto nito. Kaya nga meron tayong tinatawag na interview para malaman natin kung saan ba sila part na mostly nagkakaparehas, saan part sila mostly hindi na nagkakaparehas. So, unahin mo yung part na kung saan sila nagkakaparehas. Ah, dito pala maraming may gustong ganito. So, dapat ito yung gagawin muna natin. Ito yung susolusyonan natin. Kapag nagawa natin to, saka natin papalawakin. Okay, hanggang sa ma-meet natin lahat ng requirements ng customer natin. Okay? So, second, a questioning mind. So, when we say questioning mind, tanungin mo kung valid ba yung mga pinagsasagot ng customer mo or yung mga needs ng mga customer mo. So, okay ba to? Pwede ba yan? Possible ba yan?
makakatulong ba talaga? Hindi kasi lahat naman ng customer is, you know, maganda yung feedback or maganda yung mga sinasabi, mga problems or mga solutions. Iba naman parang sobrang irrelevant or hindi na masyadong importante. Okay? And then multi-sensory observations. So from there, the things that you have gathered, so i-observe mo kung ano ba talaga yung mga gusto nila, totoo ba tong sinasabi nila, totoo ba na ganito talaga yung gusto nila. Okay? So kailangan mo mag-observe, hindi lang basta nakuha mo na yung kailangan nila dito, okay, yung mga problema nila or gusto nila mangyari, yun na kaagad yung gagawin mo. So kailangan mong i-verify and then mag-observe ka pa. And then once you're done observing kung talagang yun na ba talaga yung mga kailangan ng mga tao or ng mga customer mo, you should cross-domain application. So when you say cross-domain application, do not stick with your dito, traditional application. Okay? So pwede kang mag-cross. For example, ito yung application na ganit mo into creating. So pwede kang mag-switch into other platforms. So for example, ganun lang. Pwede mo i-broaden yung platforms mo para lang ma-meet yung mga requirements sila. Or, pwede mo namang literally, let's say your domain is about pandemic, pwede kang mag-cross-platform or cross-domain rather. So, pandemic, pwede mong i-connect yung agriculture, pwede mong i-connect yung weather, and so on and so forth. Because from that, makakakuha ka ng mga ideas na kung ano yung mga nasa paligid ng domain mo mismo. Okay, or ng pinakamain na problem. So, ito talagang just like thinking out of the box, kumbaga. So, hindi lang yung range ng project mo yung pagfo-focusan mo. So, mag-open ka pa ng ibang possibilities kung ano ba yung makakatulong, pwede kaya to, ganyan, and so on and so forth. And then, once you're good with those steps or approach, you can now proceed to prototyping. So, ito yung pinaka mahalagang part or pinaka bakit mahalaga ang design thinking. Okay? Sa prototyping kasi ng design thinking, hindi tayo sa real project kagad. Okay? Ang prototyping, so take note, ang prototyping can be a paper prototyping. So when we say paper, gawa ka ng dummy problems na ganito kadami, ganitong problems, and then gawa ka rin ng real na project mo out of paper. Okay? And then, yung paper na yon, so parang yun kasi magiging visual mo. So ito na yung nakuha mong problem, ito na yung gagawin mong project out of paper, and then ito na yung nakuha mong solution out of that problems, and then ito na yung kabuuan kapag pinagsama-sama mo na sila. And then from there, dito na magaganap yung mga presentations. So nag-gather ka ngayon ng ideas, let's say 1 week or 5 days or 1 month, and then ito na yung ipapakita mo sa customer. So ito yung pinaka-selling point ng design thinking ko bakit siya okay na okay kasi sobrang mura niya. Okay, instead of using a real project, gagamit ka muna ng prototype. Okay, so pwedeng paper muna, i-present mo sa kanila. Ma'am, sir, kapag ganito po ba yung ginawa nyo, ganito na po yung kalalabasan sa amin. So at the same time, nabivisualize nila kahit paper lang yon. And then may mga drawings or may mga interfaces lang. Okay, na out of drawing din of course. And then lastly, kapag natapos ka na dito, okay, natapos mo na lahat-lahat, let's see, perfect na, okay na, sobrang ganda ng feedback ng mga customer mo. Dito na papasok yung testing, okay? So ito na yung talagang real project na gagawin mo. Kasi approved na nila yung prototype mo, pwede ka na mag-proceed sa testing. Okay? And then take note, design thinking is an iterative process that turns use to understand users, challenge assumptions, predefined problems, and create innovative solutions to prototype and then test. So as you can see right here, dito muna tayo, sige. So brainstorm or thinking ideas or proposals as many as you can. So dito, out of nowhere, syempre, for example, wala ka pa naman talagang prospect na project. So mag-iisip ka muna, okay, ano ba yung pinaka-the best na project na yun? Ano yung pinaka-maganda na gawin? Okay? So, sobrang dami ng ideas and then hanggang sa, let's say, sige, na-finalize mo. For example, na-finalize mo. Okay, sige, dito na lang ako sa ganitong project. So, once you're done with that, you now start creating some question to empathize the customers. So, when you say empathize,
Ito yung aalamin mo kung ano ba talaga yung nararamdaman ng tao out of your project or yung customer out of your project. Magugustuhan ba nila? Ano ba yung mga suggestion nila? Mga problems na may encounter nila, nasa tingin nila is magiging problema lang, and so on and so forth. And then, from there, you're going to define each of those. Okay? So, di-describe mo, okay, ganito talaga siya. Ganito. Ganyan. So, isa-isahin mo lahat yun. Yung mga ideas na nakuha mo, yung mga problems na nakuha mo, yung mga solutions na nakuha mo out of those customers. And then, once you're then defining those properly, okay, pag meron ka ng definite talaga na meaning ng mga, para na-construct mo na, like 50% meron ka na nung construction or visual construction ng project niyan, so you can now start ideate. So you can now start thinking ideas on how to do it. Okay? So dito na papasok yung mga tools na mga gagamitin mo, ano ba yung mga kailanganin mo, ano yung mga hindi mo kakailanganin, ano yung mga ways para mas mapabilis, and so on and so forth. And then once you're done with that, you can now start prototyping. So ito na yung paper prototyping na sinasabi ko kanina, and then once you're done with this one, testing. So take note, as you can see right here, kapag may mali sa testing mo, kasi minsan iba yung inaasahan mong mangyari sa prototype sa testing. Minsan sa prototype, sobrang kompleto. Or minsan kulang, and then minsan may natagdag ka pa dito. Or minsan may nagbago. Pero mostly naman, ang prototype yung pinaka-perfect na perspective mo na kung ano yung mangyari sa project mo. And then yung testing, ito yung, dito ka na magkakaroon ng problema kasi real project yung gagawin mo dito. Eh. So pag merong problema dito, you can always go back to ideate. Kung ano ba yung mga pwede mo pang gawin, pwede mo pang idagdag, and so on and so forth. Okay? So, yeah. So moving on, why is design thinking important? Okay, so ito na yung diniscuss ko kanina. So it is a human-centered approach. You're putting human beings at the center at any creation with the ability to empathize with the people. Okay, so ito yung pinaka-priority mo kung bakit ito yung gagamitin mo. Kasi dinalagay mo yung position mo as a customer, as a user of that application. And then a questioning mind. You must have the ability to question and rethink basic fundamentals, which is critical to design thinking. Okay? And then multi-sensory observation. It is a design thinker uses observation as a powerful tool to go deeper into unmet and unsaid needs of the people around. So being observatory designer, kaya nasabi ko, hindi lang porket nasabi nila na ganito, yan na dapat. So observe mo rin kung ano pa ba yung mga na-miss nila, yung mga hindi nasabi, okay? And then yung mga nasabi na hindi naman kailangan. And then cross the main application. So a designer looks for inspiration across domains and applies them in the relevant context. Okay, so pwede ka pang tumingin sa ibang mga plataforma or mga domains kung ano pa yung mga pwede mong isama doon sa gagawin mong project. Okay, that's why we call it cross-domain application. And then lastly is prototyping. So ito, ang pinakamaganda dito, yun na nga. So low cost project siya kasi says here, fail early to succeed sooner. Okay? So, fail ka na ng fail ngayon hanggang sa ma-perfect mo yung pinakagusto nilang prototype. And then, yun, saka ka lang proceed sa testing kapag ka perfect na yung prototyping mo. So, in here, in design thinking, it is teaching you to fail early to succeed sooner. So, it is a mantra of design thinker. So it keeps you constantly in touch with the customer. And rapid prototyping is especially valuable in times of dynamic changes in this business environment. So dito, hindi lang porket fail ka ng fail sa prototype, so dapat mabilis ka din. Okay? So yes, nag-fail ka, pero mabilis ka rin makagawa ng solution. So that is why rapid prototyping is essential in this kind of prototyping. So, what is design thinking? So, as I have said a while ago, it has 5 stages. So, it is a methodology, okay, or they call this what design methodology. Okay, so it involves the use of both the left brain, which is the logic, and then the right brain, which is the creativity. So, hindi ka lang nagde-design, creator ka rin, okay? To seek connections for problem identification, iteration, and then solution. So, again, as I have said a while ago, this process is
iterating. Okay, so actually, you can have your own iteration process. So let's say, katatapos mo lang sa testing, parang may kulang, hindi pa masyadong buo yung project mo. So babalik ka ngayon into defining your project. Ano ba talaga yung kailangan? Bakit ganito na ako sa testing? So wag na wag niyo tong gagawin. Possible, after nyo mag-test, mag-ideate lang kayo and then mag-prototype ulit kayo and then testing. Kasi pag bumalik kayo sa defining or definition ng project nyo, ibig sabihin, hindi nyo pa talaga fully natatapos kung ano ba yung gusto mong gawin. Okay? So, empathizing, sobrang dali lang yan. Kukunin mo lang yung feedback kung ano ba talaga yung gusto or mga problems ng mga customers mo. And then define, ideate, prototype, and then test. Okay? So, isa-isay natin. So, empathize, research your user's need. So, here you should gain an empathic understanding of the problem. So, you're trying to solve typically through user research. Okay? So, hindi naman porket empathizing siya. So, iisa-isain mo na yung mga tao. So, you can do some research wherein meron na tayo mga given user research in the internet na feedback regarding with that project. Kasi, of course, hindi naman porket gagawa ka ng project is wala pang nakakaisip nun. Mostly, may mga other related projects na nakagawa nun and then ito yung mga na-encounter na ng problem. Okay? So, alamin mo kung ano yung mga related projects na yun sa project na gagawin mo and then hanapin mo yung mga feedbacks or mga, ano bang tawag dito? Mga reviews or mga comments or mga articles or anything na makakatulong regarding video project. Okay? So empathy is crucial to a human-centered design process such as design thinking because it allows you to set aside your own assumptions about the world and gain real insight into users and their needs. So dito, kagaya ng sabi ko kanina, isasantabi mo yung mga gusto mong mangyari. Ang gusto nating mangyari, yung mga kagustuhan ng customer o yung mga kagustuhan ng mga gagamit talaga, yung mga user. Okay, hindi ikaw na creator. Bakit? Project pa nila to? Project ko naman to. Bakit sila yung ganito, ganyan? Yun lang yung point eh. Yun yung selling point natin. Yun yung selling point mo kapag nagawa mo ng project. Okay? Kasi ito yung gusto ng customer mo. From that, that will become your marketing strategy for you to come up with a better project. Okay? So, yun. Paulit-ulit lang yun hanggang sa ma-perfect mo kung ano yung gusto talaga ng customer mo. And then, that's ongoing. Hindi lang yun kapag ka natapos sa isang tao. So, from time to time, nagkakaroon ka ng feedback sa mga gumagamit, ay parang mas okay na kung ganito na lang. So, hanggang sa ma-improve na ma-improve na ma-improve. Okay, so, patuloy lang yan yung maintenance, patuloy lang yung pag-improve ng project, patuloy lang. So, hindi yan matatapos. So, matatapos lang yan kapag kawala ng, or kapag patay na talaga yung project, pag wala nang gumagamit. Kasi ibig sabihin, wala ka ng customer, wala na rin nagbibigay ng feedback sa'yo. Okay. So, that is one thing that we should avoid when creating such projects. So next, define is or stating your users' needs and problems, or defining ideas, or defining problems, or defining solutions, or anything that you can define to have a better visualization of your project. So for example, anong gusto ng customer mo is orange. So sa funny joke lang to. So nagtataka, anong orange? Kulay ba yung tinutukoy niya? Or yung prutas na orange. Okay? So you should define it properly. Hindi yung malilito ka na lang sooner or later kapag gagawin mo na siya. So dapat meron kang ang tawag dito, perfect, not really perfect, pero solid. Okay? Solid na definition ng project mo. Okay? Hindi lang basta ganito kasi, ganito ganyan. Hindi lang basta ganun. Okay? So it's time to accumulate information gathered during the empathize stage. So you then analyze your observations and synthesize them to define the core problems you and your team have identified. So again, ito dapat yung next na focus nyo. After ng empathize coming from your customers, you should find what is the core problems. Or in other words, kung ano ba yung pinagkakaparehas, ano ba yung pinakagustong mangyari ng mga customer mo. So karamihan, ito, so dapat yun yung gawin nyo. Okay? Hanggang sa palayo na ng palayo. Or lumawak ng lumawak yung range ng solutions nyo into those problems. So these definitions are called
problem statements. Okay? So, kunin nyo lahat ng listahan ng mga problema, bilangin nyo kung ilan yung magkakaparehas, and then mag-start kayo sa pinakamarami. So, you can even create personas to help your efforts human-centered before proceeding to ideation. So, what are personas? So, personas are fictional characters which you create based upon your research in order to represent the different user types that might use your service, product, site, or brand in a similar way. Creating personas help the designer to understand user needs, experiences, behaviors, and then rules. So this persona can be a person, group of people, or an entire city, or an entire country. So pwede kang mag-isa sa tao, mag-umpisa sa isang tao. Like for example, nag-interview ka ng limang tao, limang sa tingin mo is gagamit ng application mo. Yung isang tao, ganito yung feedback niya. So dapat lahat yun recorded. So ngayon, from that feedback, ito na yung personality, ito na yung kailangan ng taong yun. So pwede kang mag-create ng dummy person or if possible, sulat mo na lang, okay? And then, save mo lang siya or itabi mo lang siya sa kung saan mo gusto. Ganon din sa apat na tao. Okay, pare-para sila. So lahat sila magkakaiba ng sinabi, lahat sila magkakaiba ng gustong mangyari. So from there, yun yung magiging reference mo. Mag-umpisa ka muna sa 5 or 10. And then upon creating your project, so tanungin mo yung sarili mo, ano ba dito, kunyari kung ipepresent mo yung project dito sa taong to, ilan yung magiging rating niya? Magugustuhan niya kaya? So of course, self-assessment mo na rin to kasi dummy personal naman yun or fictional character lang naman yun. The same with the other people. So tingnan mo kung saan sila hindi nila magugustuhan yung project or kung saan nila magugustuhan yung project. So, yeah, parang ganun yung persona. Para lang magkaroon kayo ng idea kung paano siya i-present sa tao using fictional characters. Okay? Pero bago natin ituloy yung susunod, okay, so mamaya na lang ulit yun. Kikreate ulit ako ng bagong link. Kasi 1 minute na lang yung natitira nating oras. Wow! So, it's a good thing. 28 kayo. So, sobrang dami. Alright, so, end ko na to. And then, sali na lang ulit kayo sa bagong link na isa-send ko. So, goodbye for now.